O ba'y mahilig sa tsaa? Tsaa! Okay. O kabayan, panoorin mo ito ha. Bakit sir, ano bang meron sa tsaa? May problema ba? Okay. Ang tsaa maganda po sa katawan. Ha? Malaki po ang natutulong ng tsaa sa katawan. Pero, eto tingnan nyo. Gaya ng ganito. Okay. Sir, asan yung tibag niyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay. Pwedeng gumawa ka ng tsaa na ganito gagawin mo, pero i-strain mo. Pero sa akin kasi, hinahayaan ko na lang yan tumining, tsaka ko iniinom. Pagpalagay na lang natin ito yung tsaa na ginagamit mo. Alam nyo ba kabayan na mayroong pag-aaral na ang teabag may gawa sa plastic o kaya kahit naman ito ay gawa sa papel, tingnan nyo din ang quality. Dahil kung papel yan, mayroong mga kumpanya na nag-spray pa rin ng polyethylene, which is type of plastic. Okay. Kadalasan ang ginagawa kasi natin sa tsaa, dinidip lang natin yan sa mainit na tubig, hindi po ba? Kapag yung plastic nag-in contact na sa sobrang init ng tubig, pagpalagay na lang natin 103 degrees Fahrenheit, dinip yan. Pwedeng makaleakage yan ng nano at microplastic. May mga kumpanya din naman na strict na ang ginagamit talaga sa kanilang tsaa ay pure na hindi gawa sa plastic o anumang contaminants na nandyan. Papel lang talaga ang ginagamit nila. Kaya tingnan nyo ng maayos yung tsaa nyo. Okay. May pag-aaral kasi na ginawa kabayan ng mga scientifico sa McGill University sa Montreal. Natagpuan nila na ang pag-steep o pag-dip pa lang ng one teabag of tsaa, pwede siyang makarelease ng 11.6 billion microplastic at 3.1 billion nanoplastic. Anong pagkakaiba? Sabi, 11.6 microplastic, 3.1 billion nanoplastic. Dalawa po. Cannot be seen by our naked eye. Hindi po siya nakikita, kabayan. Kahit na pag-dip mo yan, wala namang plastic ka. Wala namang lumulutang ha. Okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kabayan, marami po tayo dyan sa ating, sa Pilipinas, na yung kahit yung sabaw nilalagay sa plastic. Okay? Oh, di ba? Kahit yung mga ulam nilalagay sa plastic. Lahat ng maiinit nilalagay sa plastic. Ang tanong ko is, iyang mga micro at nanoplastic ba ay na-absorb ng ating gut at pwede bang pumunta sa ating mga ugat o sumasama sa dugo? Okay, sasagutin natin yan. Merong pag-aaral ka bayan ha? Doon sa tanong ko na, na-absorb ba ng ating gut at napupunta ba sa blood vessel natin? Eto, microplastic. Ayan, microplastic found in blood vessel ay nililink sa greater risk ng pagkakaroon ng heart problem. Ano ang natagpuan dito sa studies na to, kabayan? This is just a pure information lang, kabayan, para ma-aware po ang lahat, ha? Kadalasan, alam ko, 3/4 ng buong mundo, wala kang ligtas sa paggamit ng plastic, hindi po ba? Pero ito, sasabihin ko sa inyo, ay awareness lamang. Gaya ng paggamit na lang ng mga ganyan, nilalagay ang ulam sa maiyak. Even sabaw, alam ko nilalagay yan sa plastic labo. Kung ikaw gumagamit ng plastic sa Tupperware, ginagamit mo sa iyong lunch, kung ikaw nagbabaon sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, sa opisina mo, kung saan, make sure na yung plastic na gagamitin mo ay high quality. At tandaan mo, pakiusap, huwag mo yung dapuan ng scratch. Huwag i-scratch po ang ginagamit, ha? Kasi dyan po nagkakaroon ng leakage. Ang sabi dito sa kanilang studies na ang micro at nanoplastic hindi po siya nakikita sa mata. Bagong study lang to, kabayan, ha? Etong researchers, sabi nila, first time na detect itong plastic inside fatty plaques. Tandaan nyo, na nag-accumulate sa blood vessel na pwedeng i-link, na pwedeng mag-increase sa rate ng problema sa puso. At ito ang mga researchers na ito, at actually bago lang ito, kabayan, natagpuan nila ng ang tao who had these plastic pieces in their plaques experience ang taas, kabayan, 4.5 folds na ikaw ay greater risk sa major complications, including heart attack, stroke, paralysis, and even death. Compared sa tao na plastic-free plaques,
according sa kanila, ayun oh. Nung Wednesday lang ito, kabayan, ha? Oh, research ako para sa inyong kabutihan na ginawa sa NEJM, New England Journal of Medicine. Ha? Bagong-bago lang ito, kabayan. Sinabi nila dito na specifically over about 3-year period lang daw, kabayan. Wala? 30 out of 150 o 20% ng mga pasyente who has plastic detected in their plaques experience mas marami ang komplikasyon. Mas marami ang kanilang organ failure. Compared sa 8 out of 107 or 7.5% ng patient na walang plastic identified sa kanilang specimen. Ano ba ang type daw ng mga plastic commonly used sa ating everyday use life? Ito ay gawa sa polyethylene. Yun nga yung sinasabi ko eh. Yung ini-spray kahit sa tea bag. Marami po ang gumagamit ng tea o umiinom ng tea, alamin nyo po yung bag na yan. Okay, safe. Mas maganda yung gaya ng ginawa ko. Tinanggal ko na lang at kinuha ko yung laman. Okay, black tea. Tapos hindi ko dinip itong kasama ng tea bag. Kadalas, kasi for conveniency, dinidip na lang natin yan. Hindi natin alam na ito pala ang pwede makapagbibigay. Isipin mo, one tea bag can release 11.6 billion of microplastic, 3.1 billion of nanoplastic. What if every day ka umiinom ng tsaa? Or in a day, how many tea bag ang iniinom mo? Awareness po, kabayan, ha? Di ba nabanggit ko? Pwede bang pumasok sa ating gut? Na-absorb pa dyan kasi this where the main absorption occurs sa ating gut, sa ating intestine. Ngayon, pumapasok ba pupunta sa ating bloodstream? Eto. May isang study, detection of various microplastic in patient. May ginawa sila. Nag-undergo sila ng surgery, cardiac surgery to be specific. Okay? At natagpuan nila, ang ginamit nila dito na aparato para matukoy kung yung specimen ba na tinignan nila ay merong microplastic. Ang ginamit nila is infrared, direct infrared chemical imaging system at scanning electron microscopy para ma-investigate nga nila yung microplastic na nag-exist dyan sa puso na kanilang inooperahan. At napatunayan at nakita sa kanilang pag-aaral, kabayan, na pati sa surroundings ng heart, merong microplastic at nanoplastic. Ayan, microplastic specimen na nakolekta sa 15 cardiac surgery patient, including saan nakita? 6 sa pericardia, 6 sa epicardial adipose tissue, 11 sa pericardial adipose tissue, 3 sa myocardia, 5 sa left atrial appendages, at 7 pares of pre- and post-operative venous blood sample. Kung meron na sa puso, ano bang ginagawa ng puso? Kasama na ang dugo ang pinapump niyan, hindi nandun na yung micro at nanoplastic sa dugo na nag-adhere din sa may puso na. Microplastic were not universally present in... Ito ha, kadalasan iniisip natin. Hindi siya present sa all tissue samples. But, napatunayan nila dito, 9 types of this plastic were found across, 5 types of tissue with the largest measuring of 469 micrometer in diameter. Sobrang liit talaga, kabayan. E paano kung araw-araw ka na-expose, okay, sa mga plastic na ini-ingest mo, nakakain mo, yun pala hindi mo alam, dumadaloy na pala yan dyan. E paano kung dito sa utak, okay, nag-adhere, o lalo na dun sa mga matataas ang kolesterol. 9 types of microplastic, okay, na na-detect sa pre- and post-operative blood sample na may maximum na ito, 184 micro. Sobrang litchet. Ibig sabihin, pag micro, kabayan, o pag sinabi, o microscope, o di ba yung microscope, talagang i-enhance ang ano, para parang makita yan. So, hindi talaga siya nakikita hanggat hindi mo siya ginagamitan ng, ito, ginagamit nila, laser direct infrared chemical imaging system. And the type of diameter na na-distribute ang microplastic sa blood natin,
shows alteration following the surgical procedure. Ang iniisip nila, eh baka naman ang galing sa instrument natin, sabi ng mga nag-o-opera dun sa puso. Sabi nila hindi, talagang nandyan na. Kasi ang sabi dito, yung presence ng polymethyl methacrylate sa left atrial appendages, epicardial adipose tissue, and pericardial adipose tissue cannot be attributed to the accidental exposure during surgery. So, hindi daw nanggagaling dun sa kanilang ginagamit na mga aparato. Providing direct evidence of microplastic in patient undergoing cardiac surgery. Meron na daw talaga dun sa loob ng puso yung mga nanoplastic at microplastic. Microplastic has a potential effect in the internal organs of the human health. Sabi, quote and quote, please be aware. So ayun na nga kabayan, hindi natin maipagkakaila na ang ginagalawan natin dito sa mundong ibabaw na ito ay mostly recyclable plastic. Hindi natin maiwasan ang paggamit ng plastics. Lahat ng ginagalawan natin, lahat ng pinaglalagyan ng pagkain natin na nabibili, made of plastic. Ang sinasabi ko dito, para it is mapatunayan na paano naman nakakapasok ang plastic sa loob ng vessel o paano naman sumasama sa dugo. Dito na nga lang eh, okay? Mismo ang inoperahan nila, puso yung nagpapump ng dugo. Kahit sa kanilang sabihin mo na adipose tissue ay merong micro at nanoplastic. Kaya dito sa kanilang studies kabayan, malawak ang studies na ito. Pero napatunayan nga, ayun nga, kung sino yung tao na hindi nag-e-exercise at hindi binabantayan ng kanilang pagkain, higher risk talaga yan sa pagkakaroon ng sakit. Ang matindi pa nga dyan eh, yung organ failure. Anong organ? Maraming organ sa loob ng katawan natin. Kahit nga sabihin mo na isa lang ang nag-fail dyan sa organ mo, malaking problema na yan. Okay? So kabayan, kung ikaw ay mahilig sa tsaa, pwede din ito na makapag-cause na pagbibigay ng nano at microplastic. O kung may tsaka sa bahay, oh, ngayon huwag mong itapon yan ha. Ang gagawin mo na lang pag magtsatsaka ka, tanggalin mo na lang yan. Okay? Bubuksan mo na lang yan. Tapos yan ang ilalagay mo sa mainit na tubig. Huwag mo nang ilagay yung ano. Huwag mo nang gagawin-gawin ng ganito pa yan. Isaw-saw-saw-saw pa yan. Hindi na. Gamitin mo ng ganito, tapos i-stir-stir mo na lang dyan. Actually, wala namang problema kahit yung mga granules na yan. You can drink it much better. It's fiber also. Okay. Ang susunod na i-ano ko sa inyo is paano mag-cleansing ng microplastic. Ano ang dapat kainin? May binabasa ako ngayon na studies dyan, regarding dyan kung paano ano. Medyo mahaba-haba yun. Siyempre, kailangan ko din basahin ng buo para at least naman ano, kompleto ang ibibigay ko sa inyo na information. Guys, thank you for watching. Kung ikaw nakakapanood ngayon, pakiusap, okay? Kung ikaw mahilig gumamit dyan ng plastic, tingnan mo na lang yung mga high-grade plastic na lang at iwasan mong ma-scratch. Kung yung sangkalan mo gawa sa plastic, isa din yan na pwedeng magka-transmit ng micro at nanoplastic. Palitan mo na yan ng wooden. Ikaw ang nakakaalam kung ano yung ginagamit mo, kung yan ba eh. Lalo na kapag ang pinag-usapan, exposure sa high heat. For guys, thank you for watching. Alagaan po ang kalusugan, ha? Bye-bye!